I just turned, for you to know guys, no, hindi ko naman tinatago yung age ko, so hindi ko siya kinakahiya. I just turned 46 years old last November 24. So, sabi nila, I look younger than my age. So, syempre, hindi ko naman alam, no, kung chika lang pala yun, or binubola lang ako. So, well, syempre, compliment yun para sa akin. So, paniniwalaan ko. Anyway, wala namang mawawala, di ba? Maniniwala ako na mukha akong bata. So, what I think for this video is, siguro share ko sa inyo ano yung mga tips na rin in a way, ano yung mga ginagawa ko, like before matulog, ano yung apply ko sa face ko, ano yung mga product na ginagamit ko, okay, baka, you know, makatulong din sa inyo for you to look younger like me, sabi nga, okay? My channel. If you're new here and hindi pa kayo nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the ring or the bell button so that you'll get notified with my future videos. Okay? So, before we get started pala, I would like to make a shout out, you know, sa BFF ko na nasa California for, you know, the early Christmas gift. You know, he sent me this one, a Victoria's Secret bag here. So actually, meron pa nga siyang ano eh. Meron pa siyang tag, kaya may price pa. It's like $58. Hindi ko alam kung sinadyang huwag tanggalin. Pero thank you to Mark Ivan Cortez D. He is actually my BFF in San Francisco, California. And aside from this, meron naman akong additional collections or new collections ng pabango, ng perfume. Because I'm a user of Victoria's Secret. So, eto rin. Thank you so much. Magagamit na naman ako for daily use. Kasi, ang perfume na ginagamit ko is Victoria Bombshell. So, it's an oil-based perfume. So, nadagdagan na naman siya. So, thank you, BFF Ivan. By the way, just to let you know, guys, Mark Ivan Cortez D is a graduate of Fashion Institute of the Philippines. So, alam nyo na, kung gusto niyo magpagawa sa kanya ng gown, magpa-design, yung mga friends ko dyan sa California, USA, you can just contact him sa Facebook account niya. Just search for Mark Ivan Cortez D. Alright, so let's get started. Okay, so for today nga, sabi ko kanina, I'll share with you guys ano ba yung ina-apply ko sa face ko. Kaya sinasabi nila, I look younger than my age daw. So, sana nga totoo, hindi ako chinichika. But anyway, so as you can see, tinali ko yung hair ko. So sa morning, pagising ko, usually, di ba, pupunta tayo sa restroom, nagtututbrush, naghihilamos. So ako, ang ginagawa ko sa morning, nagbabrush ako ng hair, then tinatali ko, then naghihilamos ako ng water. So I think ito yung one of the secrets na i-share ko sa inyo, no, na talagang walang nakakalam siguro. I never use bar soap sa face ko. So pag naghihilamos ako, water lang talaga. Promise, as in water lang. Hindi ako naggagamit ng any bar soap. And then hinayaan ko lang matuyo yung water sa face ko. So as you can see, basa pa yung mukha ko kasi naghihilamos ako. So, but of course, minsan pag nagmamadali ako, may lakad, ganyan. Well, ginagamit ako ng tapis face towel. Tapos ganyan lang. Hindi ko inaano ko lang siya, tinatap ko lang siya sa face ko hanggang sa mawala yung water, yung residue ng water, no? Hindi ako nasanay na yung karamihan, di ba, pag naghihilamos, basa ang mukha, then winawipe nila talaga. Ako hindi. So, tinatap ko lang na ganyan. Tap lang talaga siya. Hanggang sa mawala yung residue ng water sa face ko. Okay. So, hindi lang halata na naghihilamos ng mukha. Anyway, so, actually, may napanood din ako sa YouTube yung 5 things that you do not do to your face by Dr. Yuon. So, actually, sa kanya ko lang nalaman na hindi pala advisable na gumamit ng bar soap sa face. So, hindi raw siya hindi siya maganda, in short. Wala siyang advantage sa mukha. So, ako naman, nagulat. Kasi, ako talaga, ever since, hindi ako nagsasabon sa face ko pag maghihilamos lang. Eh, syempre naman, iba yung
pag maliligo, syempre, by default, kasama yung mukha sa sinasabunan natin, di ba? Pero pag hilamos lang, never talaga in my entire life. Laging water lang ako, nasanay ako ng ganun. So, ayun. So, after ng water, so what I usually do in the morning, so hindi naman ako talaga palalabas. So, mayroon akong ginagamit na ina-apply sa face ko. So, eto siya. Ayan. So, it's actually aloe vera from Nature Republic. So, mabibili siya sa body shop, sa lahat ng SM malls. So, dun siya, nabili ko lang siya doon, and the price is 150 pesos. O, diba? Mura lang siya. So, basically, eto, like ngayon, i-apply ko siya sa face ko. Pag morning, eto lang yung ina-apply ko, lang na pag sa bahay, actually, late na ako nagigising. Usually, after 1 p.m., 2 p.m. na ako nagigising kasi nakakatulog ako 6 a.m. na. No? Maraming iniisip or ginagawa minsan sa gabi. Mas active ako sa gabi. So, like, eto, kung makikita niyo siya, para siyang gel. Sobrang lambot niya. Tapos mabango siya. So, yun. Ginagawa ko lang. Okay, I'll show it to you. Okay. So, meron dito eh. So, sayang, gagamitin ko lang siya. So, just by using my hands. So, make sure, syempre, yung kamay nyo malinis, no? Sinabunan nyo rin. Sinabunan nyo yung kamay nyo. Okay? So, ako, gagawa ko lang. Ganyan. I just, kumukuha lang ng konti, then, apply ko lang sa ano ko. Actually, guys, hindi ko kayo nakikita. Hindi ko nakikita yung ginagawa ko sa face ko kasi wala akong salamin. Malabong aking mata. Pero, naanilag ko naman. At sanay na, kabisado ko yung face ko. So, nakakapa ko siya. So, ang maganda rito, based on my experience, tagal ko siyang ginagamit, siguro ilang years ko na rin siyang ginagamit, malamig siya sa face. Okay? Malamig siya. So, inayaan ko lang siya matuyo. Tapos, parang merong feeling na ang fresh-fresh mo maghapon. Iniiwan mo lang siya na matuyo. Actually, guys, sobrang oily ng face ko. So, yan. Kaya, lagi ako ihilamos ng water. As in, wash up lang ng water. So, ayan. Ganyan lang naman. Ganyan lang kasimple. Kaya tinalik yung hair ko kasi pag nakalugay, naku, naaabot sa face. So, ganyan lang. So, niro-roll up. Inano ko lang siya. Pabilog lang. Using my right hand. So, ito siya. Kinukuha ko lang nandun sa takip. Kasi sayang siya. So, ganyan lang. Minamassage ko lang sa face ko. Ayan. Okay. Hanggang dun sa aking pilik mata actually. Nalagyan ko rin siya. Ayan. Ayan. Actually, ginagawa ko din aside from face. Ito kasi, according sa instruction, ina-apply siya dun sa parts ng face. Not only face, but sa arms, sa body, sa legs. Actually, even legs, no? Na may dry spots. So, kung meron kayong dry sa arms nyo, sa ganito, sa siko, ina-apply din siya. So, kaya ako actually, usually, di ba yung ganito natin, minsan, nagkakaroon ng, yung iba maitim, kasi syempre, siguro, sa lamesa, or kung saan man, and then yung iba, medyo dry siya. So, pwede rin i-apply sa ganito. Ayan, sa mga ganyan, sa siko, ayan. Syempre, lagyan din natin yung kabila. Ayan. So, again, pwede nyo siyang i-apply, not only sa face. So, pwede rin sa parts ng katawan kung saan may dry spots kayo or dry part, no? So, pwede nga sa legs, siguro sa tuhod, or kung saan man. Or kung meron kayo mga sa legs na medyo itchy, makate, kasi due to dryness, so, pwede nyo siyang i-apply doon. So, ayan, like ako, aside from face, usually nilalagyan ko rin yung aking neck. Tsaka likod ng tenga. So, yan. As simple as that. Ganyan lang. Tapos, iwan ko na siya maghapon. Again, kung hindi ako lalabas, dito sa bahay lang ako. And hindi naman talaga ako lumabas madalas. So, yon. Ganun lang siya. Then, iwan ko lang siya na matuyo. So, later on, madadry naman siya, matutuyo naman siya. Kasi ina-absorb na siya ng skin natin. So, yan ang ginagawa ko lang for my daily use kapag sa bahay. Everyday use ko talaga siya during daytime, pag gising ko. So, again, hilamos lang, using water lang, plain water, no bar soap. And then, apply na ng aloe vera. Okay. So, another thing is, pag gabi naman, halimbawa, lumabas ako, or before lumabas ako, then bumalik ako, syempre na, naika-encounter tayo ng konting alikabok sa labas, okay? Or pinagpawisan tayo, di ba? Nagkaroon ng dirt yung mukha. So, ganun pa rin ginagawa ko sa gabi. Naghihilamos na ako ng water. Pero sa gabi, instead na ito yung ginagamit ko,
gumagamit naman ako ng either toner or foam cleanser. So again, hindi pa rin bar soap pinagamit ko. Natutunan ko din siya kay Dr. Yun. So if you have a an oily skin daw, it's better to use ng what do you call this? Foaming cleanser instead. So, yun. Pwede rin naman ng toner, pero ang toner kasi it has an alcohol content. So, sinasabi ni Dr. Yuon sa video niya is, you know, hindi rin siya ganun ka-advisable kasi nagko-caution ng dryness naman ng skin. So, yun. Anyway, pero eto, yung mga ginagamit ko is hindi siya branded, as in branded. Usually, actually, binibigay nga lang to for free, you know. Etong tatlong to is isang set siya. So, depending on your skin types, guys. Syempre, it's up to you, no? Kung oily skin kayo, dry skin kayo, syempre, you are very much aware of what to use. So, etong video na to, again, is sinishare ko lang sa inyo ano naman yung ginagawa ko sa face ko or ina-apply ko. So, in my case, sa gabi naman, after ko magilamos ng muka using water, so, I either use foaming cleanser. Ito siya. So, teka, susuot ko muna sa salamin ko ha kasi hindi ko siya mabasa. Okay. It's called Forever. It's from La Gioza. Okay? Basta it's a foaming cleanser. Ayan, it's a foaming cleanser. I don't know if you can read that. Medyo malabo. Pero foaming cleanser siya. So, sa gabi, ginagawa ko lang, you know, with cotton, of course may cotton dapat. So, nilalagay ko lang siya sa cotton, konti lang, ganyan. So, then, in-apply ko siya sa face din. So, then makikita mo sa cotton yung mga dirt na nakuha mo sa labas, yung lobas ka. So, yun, in-apply ko lang siya hanggang sa, you know, matanggal lahat ng dirt. So, that's one. Another thing is, ang ginagawa ko is actually alternate. Minsan, may time na instead of foaming cleanser, ang ginagamit ko is eto naman. So, same brand siya, La Gioza. Hindi ko alam kung made in Japan to, no? Basta binigay lang to sa akin kasi. So, eto naman is a toner. So, minsan sinasal, ina-alternate ko siya. May, for example, tonight, I'm gonna use foaming cleanser. So, tomorrow evening, I'll try toner naman. Ganyan. So, ganun din, with the use of cotton, so, ina-apply ko din siya. So, makikita mo rin na yung mga dirt ng face ay nakukuha niya. Okay? Then, after that, after putting either toner again or foaming cleanser, inag-apply naman ako ng serum. So, itong serum, facial serum na to, okay, sabi nila, yun daw yung parang anti-aging, you know, parang anti-aging siya. So, I use serum. I actually have two types of serum, facial serum. Itong isa naman is Coffee Dream Facial Serum. So, coffee naman siya, maliit lang. Ayan. Coffee. So, as in, coffee talaga siya. As in, pag binuksan mo siya, kaping-kapi talaga ang amoy niya. Ayan. So, ako din, ina-alternate ko din siya. Actually, masyado akong experimental eh, pagdating sa face ko. Kung saan yung mas mahihiyang ako. Pero so far, anything na ginagamit ko, basta serum or toner or cleanser, no, any brand, wala naman siyang nagiging negative effect or side effect sa face ko. So, again, I'm using serum. I'm applying serum after ko mag either toner or mag cleanser, serum naman, ayan. So, ganun din, ito naman, hindi na kailangan ng cotton, okay? So, dito naman, pinilalong ko lang siya, lay ko lang siya sa thumb, sa ano ko, finger ko, rather, sa finger, and then, i-apply ko din siya sa ano. Todong ginawa ko dun sa aloe vera kanina. So, ganun din, hanggang sa makover lahat yung face ko. So, yan. Eto, pero except for this one, eto naman kasi, eto is, hindi kasi siya yung pinupush, yung open bottle siya. So, medyo madaming lalabas or pupunta sa finger mo. So, kinocontrol ko lang yung pag-ano. Kasi malapot siya. So, ganun din. Eto rin ay ina-apply ko din siya sa buong face ko. Okay? So, yun lang. Yun yung masishare ko lang sa inyo na ginagawa ko sa gabi. So, again, sa morning, pag during daytime, maghapon, lalo na pag wala akong gagawin, nasa bahay lang ako. So, eto lang. Ina-apply ko. Magilamos and then eto aloe vera. Yan. You can buy this sa body shop na store in all SM outlets. Meron siya. SM malls, meron siya niyan. Okay? So, yan lang, yan.
So, try nyo rin. Maganda siya. Actually, ang gusto ko sa kanya is, malamig siya sa mukha, malamig siya, tapos talagang malambot. Malambot yung texture ng skin mo after. Tapos, ano siya, inaabsorb siya. Inaabsorb siya ng skin, tapos nadadry siya, ganyan. So, pag gising mo sa morning, parang ang fresh-fresh ng pakiramdam. Okay. So, ito during daytime. Pag gabi nga, as I've said, I'm using either toner or foaming cleanser, you know, with the use of, you know, cotton, of course. Then after that, I am applying yung anti-aging, pang anti-aging yung serum, either this one or this one. Any serum. Again, I'm not saying that you use the same brand that I'm using. Whatever brand that suits you or your skin type, well, you're free to use it, of course. So, again, for this video, shinare ko lang sa inyo. Sabi nga kasi nila, I look younger than my age na 46 years old. So, yun, shinare ko lang sa inyo na yun lang yung routine ko. Ganun lang talaga, wala akong ina-apply sa mukha ko. I don't put makeup. Wow! So, parang nag-makeup talaga everyday, eh, no? Hindi, hindi ako nag-makeup. Actually, pag ano lang, pag feel ko lang, but most of the time, 99%, pag lumalabas ako, I don't even apply powder, yung baby powder, ganyan, hindi. Kasi sabi naman nila, no, nung high school ako, pag powder naman daw, parang naka-white edge or what, I really don't know, no, if that's true. Pero I seldom, siguro 1% lang na madalang akong maglagay ng powder sa mukha pag lalabas. Pag feel ko na ang pangit-pangit ko or ang itim-itim ng mukha ko or masyadong oily mukha ko. So, nagbe-baby powder ako. Any powder lang. So, ngayon, kapag kailangan kong mag-foundation, ganyan, pag feel ko naman mag-foundation, actually, ang ginagamit ko ay eto. So, this is actually from Mary Kay. Ayan. So, eto naman, ginagamit ko ito kapag ano, yung pangtapal ng eye bags, kapag puyat. So, tinatap ko lang na ganyan, konti lang, then kinakalat ko na lang. So, ito lang, pero very seldom din akong maganito. Talagang, ano, napakasimple ko lang pagdating sa mukha, yung hindi ako maano. Not unless otherwise, there's really an event or an occasion that I have to attend to and I really need to look, you know, stunning, ganun. So, ang gagawa ko, hindi ako marunong mag-makeup ng sarili ko, hindi ako marunong magkilay. So, I usually go to a salon. Tapos, dun ako, nagpapamakeup, ganyan. So, I pay for it. Even nga yung kilay, hindi ako marunong. So, talaga nagpupunta akong salon, nagbayad ako 20 pesos. So, para magpakilay at magpa-eyebrow, ganyan. So, sa hair din, ganyan, nagpapapunta ako sa salon, nagpapaplansya. So, actually, planchado yung buhok ko ngayon. Kapag yan na hindi na plancha, since natural yan, eh, para yung mais ng, buhok ng mais, matigas, and parang buhagag. So, anyway, so, that's it for today, and I hope, in one way or another, I was able to share with you, ano ba yung sikreto ko, bakit ganito yung mukha ko, why I look younger than my age. Okay? So, if you like this video, please give me a thumbs up, and comment down below for your feedback. And you know, kung may comment kayo, I am very much willing to accept comments, no, either constructive or bash ba yan. Okay lang siya magsasabi na I don't look younger really, so okay lang din yun, no worries. So sa totoo lang tayo. So anyway, so yun, feel free to comment down below, and then kung may gusto kayo na i-share ko rin eventually sa vlog na to, then you're very much welcome. Bye for now. Ever since the day that you went away.